Good morning sa ating lahat. So nasa 1 John pa rin tayo. Chapter 4 na tayo. So ang text natin is 1 John chapter 4, 1 to 6. So basahin lang natin. Basahin ko muna sa English. Sabi dito, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world. Therefore, they speak from the world. And the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error." So in this section, pinag-aralan dito yung parte na kung saan kailangan ng discernment or testing the spirits. Sabi ni Justin Peters, one of the biggest problems in the evangelical church today is lack of discernment. Isa sa pinakamalaking problema daw ng mga evangelical churches ngayon ay ang walang pag-discern or yung, ano ba discern sa Tagalog? Discern. Hindi mo ma-distinguish kung ano ba ang espiritu na nasa paligid, kundi yung kung ano yung nag-i-influence sa iyo o sa paligid mo. So sabi po sa Jeremiah 29 verse 8, "For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you, and do not listen to the dreams that they dream, for it is a lie. They are prophesying you to you in my name. I did not send them, declares the Lord." From the Old Testament, since sa panahon pa ni Jeremiah na isang propeta rin, ay nag-warning na ang Panginoon na meron talagang mga false prophets, may mga diviners o yung mga nagsasabi, nagki-claim na nakakarinig sila sa Panginoon at meron silang mensahe mula sa Diyos. At sabi, "Huwag niyo silang pakikinggan pagkat hindi ko sila sinugo." So ganun din sa panahon ni Kristo, marami rin false prophets sa panahon ng mga apostol in the church era hanggang sa panahon natin ngayon. Nangalat ang mga false prophets and the spirit of the Antichrist is already present. So sa panahon nila, kaya naisulat to ni Juan sa mga mananampalataya, ay merong mga false teachers na nagtuturo na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. At ang heresy na to o ang maling katuruan na ito ay tinatawag na docetism. Docetism believes that Jesus Christ is just a phantom or espiritu lamang. Hindi siya nagkatawang tao o isa lamang siyang aparisyon. Kasi naniniwala sila na ang katawang lupa o yung flesh ay makasalanan. Ina-equate nilang evil sa physical body, sa literal na laman. At dahil doon, ang kanilang katuruan ay hindi pa pwedeng totoong nagkatawang tao si Kristo sapagkat magiging makasalanan siya kung siya ay nag-take ng human flesh. So, what is the truth? Ano bang katotohanan sa bagay na ito? Ang katotohanan ay sinasabi ng salita ng Diyos. Si John din ang nagsulat at sinabi niya, punta po tayo sa John chapter 1 verses 1 to 5. Sabi dito, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Sabi po dito, sa panimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At sa panimula, siya ay kasama ng Diyos. Lahat ng bagay na nalalang o nagawa sa pamagitan niya. At walang bagay na mailalalang o magagawa nang wala siya. Now,
makita natin dito yung panimula pa lang na sinulat ni Juan, even in 1 John, na ito yung tinuturo ko sa inyo. At gusto kong kaya sinusulat ko to sa inyo upang kung ito'y marinig nyo, ang kagalakan nyo ay mabuo. So that your joy will be complete. Ito na yung kanilang pinaniniwalaan. At kung babalikan natin ang 1 John, hindi lang nila pinaniniwalaan, pero meron silang evidences. Sabi dito sa verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, nakita nila, which we looked upon, tinitigan nila, and have touched with our hands, hinawakan ng kanilang mga kamay, concerning the word of life. Makita natin dito yung pinapatunayan ni Juan na ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang siya salita, hindi lamang siya distant reality or distant idea or abstract idea, but he is in actual human form. Nahawakan nila, nakita nila. Balik tayo ulit sa John. Pasensya na, back and forth tayo para maliwanagan natin. In John chapter 1 pa rin, and punta po tayo sa verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So ano pong sinasabi dito? Ang salita ay naging katawan, nagkatawang tao at namuhay kasama natin. So dun pa lang na checkmate na po o pinabubulaanan na ang false teaching ng docetism na si Kristo ay apparition lamang, espiritu lang siya at hindi siya pwedeng magkatawang tao. Kung nakita man daw ng mga tao na may human form si Christ, ayun daw ay isang phantasm or apparition lamang, hindi daw totoo na katawang lupa iyon. Kaya daw nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, totoo daw na may nangyaring kamatayan, pero yun daw ay apparition lamang. Hindi daw pwedeng talagang katawan ni Kristo ang namatay sapagkat kung siya magkakaroon ng katawan, siya ay nagkasala. So tignan natin, balik po tayo sa 1 John chapter 4. Sabi po dito, in verse 2, by this you know the Spirit of God. Dito nyo daw malalaman ang Espiritu ng Diyos. Tandaan natin, the Spirit of God will not talk about Himself, but He will only talk about Christ. Sasabihin niya lang, i-reveal niya lang kung sino ang Panginoong Hesukristo. So sabi niya, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Ano daw? Kapag daw ang Espiritu ay nagsasabi na si Kristo ay nagkatawang tao, ay mula sa Diyos. Sa madaling salita, yun lamang ang sasabihin niya. Wala siyang ibang sasabihin. Now, in verse 2b, every spirit that confesses, kahit ano espirito, kahit ano ba? Hindi. Alam natin na ang Espiritu ng Diyos ay iisa lang. So, ang sinasabi lang dito ni John, if ever may marinig kayo, no? Kasi pag sinabing every spirit, parang andami, di ba? So, ang nire-reiterate lang ni John, na o sabihin natin may iba pang espiritu. Pagpalagay na lang natin may ibang espiritu. Pero kung yan ay galing sa Diyos, ang sasabihin lang niyan na si Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Wala siyang ibang sasabihin. But the mere fact na isa lang ang Espiritu ng Diyos, isa rin lang at consistent ang sasabihin niya. That Jesus Christ came to flesh. Now, in 1 Corinthians 12, verse 3, sabi po dito, therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says, Jesus is accursed, and no one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit. Anong sinasabi dito sa Corinto? Ang issue dito, ay marami silang mga signs, wonders, and miracles na pinaperform, quote-unquote. Pero, inaayos ni Pablo yung understanding nila
na hindi lahat ng mukhang mystical or spiritual in nature or in form ay galing sa Panginoong Jesus o galing sa Diyos. Kundi merong basihan. Because probably, kaya niya nasabi to, some people in the Corinthian church, while performing their quote-unquote spiritual gifts like speaking in tongues, prophesying, yung mga ganon, and some of them have been deceived by the evil spirits na hindi nila alam, nagmumura na sila at minumura nila ang Panginoon. Mayroong ganong pangyayari, kaya nabanggit ito, na no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. So may espiritu na maaring mag-influence sa tao na mag-curse niya ang Panginoon, in that sense, in 1 John, na i-blaspheme niya ang Panginoon, na sabihin niya, hindi nagkatawang tao si Kristo Jesus. Espiritu yon. Pero ang espiritu lang na nagmumula sa Panginoong Diyos, ang sabi, ay sasabihin niya na si Kristo Jesus ay nagkatawang tao. In the Corinthian church, ang sabi doon, the spirit that says Jesus is Lord is from God. So nakita natin consistent. So when we say every spirit, kung anumang espiritu yung naririnig nyo sa panahon na ito, o katuruan na sinasabi na si Kristo ay nagkatawang tao, ay Panginoon, galing yun sa Panginoong Diyos. Pero kabaliktaran ng sinasabi ay hindi yun galing sa Panginoong Diyos. Verse 3, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. What does it mean to confess, not to confess Jesus? Kanina sa 1 Corinthians, nakita natin yung confession na Jesus is Lord. Ina-acknowledge niya si Kristo ay Panginoon. So, dalawang category. Una, pag dinideny pag incarnate ni Christ, ni God, the Son, into a human form or human flesh, yun ay false teaching. Pangalawa, pagka hindi kinoconfess si Christ as Lord, ay ano rin yun, false teacher din yun or false teaching ang daladala. So verse 3, and every spirit does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. Hindi daw mula sa Diyos, ngunit ito ay espiritu ng Antichristo, which you heard was coming and now is in the world today. Na narinig nyo na darating at nasa mundo na ngayon, nangyayari na ito ngayon. In 2 Corinthians chapter 2 verses 3 to 7, sabi dito, let no one deceive you in any way, for the day that day will not come unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. So may prophecy from the days of old na darating ang Antikristo, and he will usurp the lordship of Christ. Pangungunahan niya, imbis na si Christ ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, ititake niya yung seat na yon. At ganun ang trabaho ng Antikristo, ganun ang espiritu ng Antikristo. Inu-usurp niya yung kapangyarihan ni Kristo Jesus. At sabi ni Juan, you heard it was coming, pero ngayon, nandirito na ito. Kaya makikita natin, grabe ngayon, ang pamamayagpag ng mga false teachers. Isipin nyo, may TV show pa. No? Sino yan? Sige Buloy, meron na rin news network. Hindi na lang basta. Dati, ano, tele-evangelist lang. Ngayon, ano na? Commentarist na rin. Ano na rin? Political analyst na rin. Lahat na pinasok. No? Grabing influence ng Antichrist. In verse 4, little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. Ang gandang reminder ito sa mga anak ng Diyos. Kanina, ay nung nakaraan, sinasabi natin, pag little children sinasabi or binabanggit dito, it also pertains to someone who is young in faith or weak in faith.
or weak in conscience. Ang ganda na gamitin ni, nabanggitin ni John, yung little children. Little children, you are from God. Bakit? Very vulnerable ang children into deceptions, into attacks of the enemy. Sila yung madalas bumabagsak sa kasalanan kasi mahihina pa. At sila rin yung mga nade-deceive. Pero grabe yung guarantee dito ni John na kayo ay sa Diyos na. Maaring dumating na maano kayo, ma-deceive, maaring mag-fall kayo sa sin, pero anong guarantee natin? Kayo ay ligtas na sa Panginoon. Bakit? Sabi dito, in verse 4, "Little children, you are from God and have overcome them." Napagtagumpayan nyo na sila. "Dahil he who is in you is greater than he who is in the world." In Romans 8 verse 31, tignan po natin ang sinasabi. Punta po tayo sa aklat ng Romano or Romans. Romans chapter 8. Ayan. Romans 8 verse 31. "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?" Ano masasabi natin sa mga bagay na ito? Ano yung mga bagay na ito? Binanggit lahat yung struggle na isang mananampalataya. Sa verse 8, makita natin doon na merong kasiguraduhan na sa kaligtasan na hindi na makokondem ang isang mananampalataya. But there are times na sabi doon, or may warning na kailangan labanan ng laman, labanan ng ang pagbagsak sa kasalanan. Pagkat tayo'y tagapagmana ng kalwalhatian ng Diyos. So, ang ganda na ma-address ko ni John, na kung yung mga little children ay may confidence in Christ na maaring bumagsak sila sa kasalanan, maaring madisin sila, pero sila'y nananagumpay kay Kristo Jesus. Nananagumpay sila sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo Jesus. So, in verse 4, yung part na "For he who is in us, in you, is greater than he who is in the world." Anong pinatutungkulan nito? Usually, kapag merong sa charismatic circles, kapag merong spiritual warfare, quote-unquote, na tinatawag, spiritual warfare, pagka may sinasapian daw, may pinapalayas na demonyo, ang ginagamit nilang verse ito, "Lumayas ka. Because God is greater, he who is in me is greater than who is in this world." Pinapatungkulan na mas mananalo kami kasi mas malakas ang kapangyarihan ni Kristo na nasa sa amin kesa si Satanas na nasa mundo. Tama naman yun. Totoo yun. Pero hindi ito spiritual warfare against sa mga impacto, mga ano na sinasapian o mga ganun. Hindi yun yung application ng verse na ito kasi obviously wala naman na silang panalo, pero yung subtle attacks ng kaaway, ano yun? In the teaching, yung false teaching, yun ang mahirap, yun ang walang discernment sa mga circle, sa mga charismatic circle. Ibang klase ang spirit of discernment. Ang spirit of discernment doon ay nararamdaman mo yung vibes ng tao. Teka, medyo masama ang espiritu nito ah. Nararamdaman ko na meron tong espiritong dala-dala. At pinabansagan nila yung mga spirit na discern nila, quote-unquote. But spiritual discernment na sinasabi dito, "Test every spirit," is knowing what it says, ano yung tinuturo nito, at yung discernment, binabangga mo ito sa lente ng salita ng Diyos. At dun tayo na nagumpay. Ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi, "The word of God is sharper than any two-edged sword." Mas matalas pa sa tabak na magkabila ay talim. Ganong katindi. Kaya kung may discernment tayong babanggitin at ito i-apply natin sa ating pananampalataya, our discernment is the ability to scrutinize the spirit or the word na sinishare sa atin ng mga false teachers
At makita natin kung anong yung mag-stand o mananatiling nakatayo, nakaturuan, which is sinabi, you have little children, you are from God and have overcome them. Napagtagumpayan mo na sila. For he who is in you is greater than he who is in the world. Sabi po sa John 12, so John 12 verse, teka, yan. Sorry, 1 Corinthians 2:12. Sabi po dito, now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, and that we might understand the things freely given us by God. So yung pagbibigay ng Diyos ng Espiritu sa atin, na hindi kagaya ng Espiritu ng mundo, anong ginagawa sa atin ito? Anong effect nito? Sabi dito, so that we might understand the things freely given us by God. May clear understanding, may pagkaintindi, may pagkatuto sa salita ng Diyos, sa mga turo ng Diyos. So nakaka-encourage ito na simula sa mga mahihina, sabihin natin, sa mga weaklings, sa mga little children, sa new in the faith, sabi natin sa pinag-aaral natin kagabi, sabi ni Paul, sa mga carnal, nandun pa sa carnality, hindi pa napagtatagumpay ilang kasalanan, as young as they are in their faith, na nagumpay na sila. Ano pa kaya yung mga matatagal na, yung mga church of faith? So the church, in the congregation of the church, makita natin na mixed yan. May mga children, may mga old men, may young men. Kaya yan ang in-address ni John. Diba? Sa sulat niya in chapter 2, young men, and then the old men, and then the children, the real children, yung mga maliliit na kabataan. So itong demographics na to, ang sinasabi lang dito, lahat kayo ay nanagumpay na sa Panginoon. At sa katagumpayan natin sa Panginoon, ang resulta nun ay alam na natin kung anong katotohanan at kaya natin ma-discern kung anong sinasabi ng salita ng Diyos as against sa false teachers. Ano lang kailangan gawin? Let us express or practice our discernment. Sabi sa verse 5, they are from the world. Ito yung distinction. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. Ano daw ang basihan natin, isa sa mga part ng discernment? Makita natin na sila ay sa mundo, at sinabi po sa chapter 1, basahin natin sa chapter 1 of 1 John, what it means to be in the world. Sabi po dito, punta po tayo sa verse 6. If we say we have fellowship with Him, while we walk in darkness, while we walk in the ways of the world, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Nakita natin dito yung comparison ng nasa mundo at na kay Kristo. Again, in chapter 2, verse 4. Whoever says, I know him, but does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Malinaw po, no? But whoever keeps his word in him, truly, the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. What kind of walk? Perfection, holiness. And again, in chapter 2, verse 9. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. And lastly, in verse 15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life, is not from the Father but is from the world. And the world is passing away along with its desires.
But whoever does the will of God abides forever. Grabe po, no? Yung distinction sa world na sinasabi sa verse chapter 4, verse 5. They are from the world. Nakita natin, it's the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Nakita natin na hinihate niya yung brother niya. Nakita natin na siya yung namumuhay sa kadiliman. So, they are from the world. Lahat ng binanggit natin kanina sa chapter 1 and chapter 2, ganun yung kanilang gawi. And sabi dito, therefore, they speak from the world. Ang distinction natin sa kanilang mga turuan, sa mga bagay na kanilang tinuturo or sa mga false teachings na yon, yung distinction ng mundo as against abiding in God. Holy ang Panginoon and worldly ang kaaway. Verse 6, we are from God. Whoever knows God listens to us. Sino muna yung we? We are from God. He's talking about himself and the apostles, mga nauna na nagturo nito in chapter 1 na binanggit, as that we have seen, we have heard, we have touched, union, we. And then, sabi doon, God, whoever knows God listens to us. Kung sino mo nakikinig sa amin, ay nakilala ang Diyos. Bakit? Because whoever is not from God does not listen to us. Kung sino din nakikinig sa kanila, ay wala sa Diyos o hindi kilala ang Diyos. Paano daw natin madidistinguish? Ang nakikinig sa salita ng Diyos na tinuro ng mga apostol ay may banal na espiritu na nagko-convict. Tayo'y kinokorrect nito. Tayo'y nililid nito. Nire-reveal niya kung sino si Kristo. So, dito daw natin malalaman, sabi sa dulo, by this we know the spirit of truth and the spirit of error. Ngayon, gusto ko lang ilatag to. Doon muna tayo sa whoever knows God listens to us. And whoever is not from God does not listen to us. In John chapter 8, verse 47, sabi po dito, whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Sinong kausap niya dito? Kausap niya yung mga pariseo, eskriba, at mga apostate, no? Na nagkiklaim na sila ay mabubuting relihiyosong mga Hudyo, pero sa totoo lang, sila ay mga wolves in sheep's clothing, vipers, no? Brood of vipers. Sabi dito in verse 39, They answered him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. That is not what Abraham did. You are doing the works your father did. Grabe yun, pag-condemn sa kanila ni Christ. No? Kaya sabi sa verse 47, whoever is of God hears the words of God. Ganun yung distinction. Paano natin malaman yung truth from error? Kapag narinig, nakikinig sa salita ng Diyos, nagsasabit sa salita ng Diyos. In John chapter 10, verse 16, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also. They will listen to my voice, so there will be one flock. Nakikinig, yun ang distinction from the spirit of truth and the spirit of error. At in 1 Corinthians chapter 2, verse 12, sabi po dito, now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Nabanggit na natin to kanina, so pinakikita dito yung distinction. How would you know that someone is a deceiver? Kabaliktaran yung sasabihin niya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, nakikilala natin yung deceiver, yung mga false teachings, by their lifestyle, sa kanilang bunga. Walang holiness, walang kabanalan. Sa case ng mga Pharisees, Sadducees, scribes na kausap ni Christ, sabi doon, they hate Christ. They are the ones who condemned Christ into crucifixion. Wala silang affection kay Christ. Wala silang pag-ibig kay Christ. So doon natin makikita lahat. So very important yung discernment, mga kapatid, sa church, sa family natin. Bakit? Because every day, the gospel, the word of God, is being attacked
by the spirit of lies, the spirit of the Antichrist, the errors. So hindi natin kailangan problemahin, no, yung mga mystical spiritual enemies kuno na sinasabi dati na mga nagtuturo sa atin. That's not the big problem. The big problem is yung mga katuruan na tinuturo sa atin. Ito ba'y totoo o ito ba'y false? Ito ba'y galing sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos o sa Espiritu ng mundo? Ito ba'y galing sa Espiritu ng Diyos o sa Espiritu ng Antichristo? Sa aking pagtatapos, nais ko pong malaman natin na kailangan sa ating pag-aaral, especially in our family worship, ang nilalayo nito ay tumalas ang ating discernment. Tumalas ang ating distinction sa salita ng Diyos at sa salita ng kabunduhan o sa salita ng mga false teachers. This practice of spiritual disciplines simula sa ating family worship, sa ating mga Bible reading, sa mga Bible study, sa Bible classes, hanggang sa preaching sa pulpit, hinahasa nito ang ating mga tenga na tumalima tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Mag-distinguish natin ano yung error sa truth, ano yung error sa tama, no? So, very important na aralin natin lalo na ang salita ng Diyos at huwag nating paniniwalaan lahat. Kahit pa sinabi sa pulpito, hindi ibig sabihin nalulunokin na lang natin basta. We should do our homework, be like the Bereans, at patunayan natin na ito'y nasa salita ng Diyos. Hindi naman yung sabihin na pagdudahan mo lagi yung pastor mo, pagdudahan mo lagi yung tinuturo ng asawa mo. Hindi yon. Ibig sabihin, meron kang responsibility. Hindi lang sa kanyang responsibility, aralin ang salita ng Diyos bago niya ituro. Ngunit ikaw na nakarinig ng salita ng Diyos, dapat aralin mo itong mabuti. Ito'y para sa'yo. Ito'y para sa kalusugan ng spiritual na buhay. Ito'y para sa ikalalago mo sa spiritual na buhay. Kaya dapat, huwag nating sayangin ang pagkakataon na narinig natin ang salita ng Diyos or yung may access tayo sa salita ng Diyos pagkat ito ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating malaman patungkol sino ba talaga si Kristo Jesus. Sino nga ba talaga ang banal na Espiritu? Sino nga ba talaga ang Diyos Ama? Doon po tayo magtatapos. And now we are ready for insights or questions.